Itinuturing na pinakamalaki ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pagkakaharang sa isang van na may lulang ilegal na droga matapos itong masita sa isang PNP checkpoint sa barangay Pinakurusan, Alitangtang, Batangas umaga nitong Lunes, April 15. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., tinatayang nasa 2 tonelada ng methamphetamine hydrochloride o shabu ang laman ng sinitang van na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 13.3 billion pesos. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Lumalabas sa initial screening test na kunyundak ng BDEA na ang confiscated ay, na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Arestado naman ang isang lalaki na driver ng naturang van. Dahil sa matagumpay na pagkakasabat ng mga illegal na droga, binigyan naman ni DILG Secretary Abalos ng spot promotion ang team leader na nanguna sa operasyon. Samantala, mula naman sa pagiging police captain ay napromote bilang police major ang team leader na si Luis De Luna. Gusto kong pasalamatan ng gusto ang team leader nito at bibigyan ko siya ng spot promotion. On this day, you are now promoted, no? Spot promotion dahil sa kagalihan ginawa mo, sa katapangan mo, and of course, sa katapatan mo sa iyong tungkulin. Hindi ka nasilaw, hindi mo tinago ito, hindi mo binawasan buong-buo ang droga. Congratulations, we're so proud of you. Pansamantala ay wala munang ibinigay na detalye ang DILG at ang Philippine National Police kung saan ito dadalhin bunsod na rin ang patuloy na follow-up operations sa isinasagawa ng mga otoridad. Ngunit tinayak naman ng kalihim na magiging maayos ang inventory ng mga nasabat na droga at inaasahan din ang mabilis na pagsira sa mga ito. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, itaan sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito, sirain kagad ito, sulugin o ano kaagad. Ito po ang tinatawag natin focus talaga. Focus po dun sa paghuli ng drugs. Ang pangako po namin ni S.A. Editor, our President, we want to have 100% drug-free community po. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang naarestong suspect na posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.